Juka na para tanggalan ng nails. Hello! Naalala niyo ba yung unang video na in-upload ko about sa how to bathe my biting cat? Doon, itinuro ko kung paano yung basic grooming ng mga pusa. Okay, nandoon yung pag-cut ng nails, pag-clean ng ears, and all. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ang pag-cut ng nails. Kasi marami sa atin, lalo na sa mga new cat owner, hindi pa marunong mag-cut ng nails ng mga pusa. Or baka nga iniisip na hindi kinakat ang nails ng mga pusa. Mali po. Kailangan po nating i-cut ang nails ng mga pusa natin. Kasi nilalaro natin sila, pwede tayong ma-scratch accidentally sa kanila laro, pero tayo nasugatan. Diba? So kaya kailangan natin gupitan ng kuko regularly ang mga alaga nating pusa. And secondly, yung mga furnitures natin sa bahay, eh talaga namang masisira yan pagka hindi natin nagupitan ng kuko ang mga alaga natin. Gagawin nilang scratch post ang mga furnitures natin. Okay? So, sisimulan kong ituro sa inyo ang pag-cut ng nails. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo sa channel ko. At huwag kalimutan na pindutin ang notification bell twice para every time may bago akong video na i-upload, may inform kayo agad. Okay? So, let's proceed. Ito si Feather. Nakadyo na siya, nagupitan ng kuko kasi medyo mahaba na rin. So, every week, ginugupitan ko sila ng nails. Ngayon, hindi naman kailangan ng mga mamahaling tool para magawa nyo to. So, kung meron kayong nail cutter na malaki, o ang tawag dito ay toenail cutter, sapat na yon para magamit natin sa paggupit ng kuko ng mga pusa. Okay? So, paano nga ba yan ginagawa? Okay. So, kailangan makuha natin yung mga kamay. I-press natin yung paw. Yan. Focus ba? Kung mapapansin ninyo, may nails na matulis, tapos merong pink area na nando doon, yun yung laman. So, iwasan natin na magupitan yun. Otherwise, pwede magsugat. Okay? Yan, natulis o. Oh. Tapos, ang paggamit ng nail cutter ay kailangan pa-side. Huwag pa-ganyan. No. Dapat pa-side. Okay, so ito ang tamang posisyon ng pag-cut ng nail, ng nails ng mga pusa gamit ang nail cutter. Okay? So, let's proceed. Okay, focus. Yan. Pangalawa, press lang natin, palabasin natin yung nails. Yan. Yan. Ngayon, medyo ipa-press down natin sila para hindi sila mag-panic. Yun, tulis na oh. Pwede na tayong masugatan. Sabi mo kung okay na. Feather. Nihirap po. Mag-zoom. Yun. Okay. Naman. Yun. Kailangan natin ipitin ng katawan natin para hindi pumalag. Okay, tapos ipapress natin yung po para lumabas naman yung nails kung saan makikita natin kung saan dapat ikat. Yun. Ito na. Next. Yun. Okay. Tuloy. Yun. Putol na. Another feather.
Meron pa. 5 yan. Okay. Yan. Tapos na tayo sa kamay, sa paa naman. Press pa rin natin siya. Pahigain. Okay. Yan. Yan. Press pa rin natin ang kuko sa paa. Apat lang. Sa paa, apat lang ang nails. Kaya bibilangin natin para hindi tayo magkamali at wala tayong mamiss. At saka hindi gaanong katulisan ang kuko sa paa. Okay, next. Na, last. Yan. Okay. Kita ba? Yan, kabila naman. Yan. Okay. Okay. Tapos na natin silang ikat ng nails. Ganun lang naman kasimple. Kailangan lang sanayin para hindi tayo mahirapang ikat regularly ang nails nila. So, pwede na natin silang laruin. Safe na tayo, hindi na nila tayo ma-scratch. Okay, so ganun lang naman. Sana may natutunan kayo sa video na prepare ko para sa inyo. Okay? So, tapos na tayo. Ganun lang kasimple. Okay, so please don't forget to subscribe and click on the notification bell para ma-update kayo every time meron akong i-upload na bagong video. Thank you!